So yun nga, napakaganda na eksena dito sa Kadenang Ginto. At umpisahan natin yung kwento dun sa booking kasi netong si Romina sa kanetong si Leon si Eva na ito pala ay talagang timik sa paghahanap nila kay Robert. So, ang nangyari nung tumatawag na sila ng pulis, tumakbo ngayon netong si Eva. So, natakasan na naman sila pero kahit pa paano, gumagawa pa rin sila ng paraan para mahuli itong si Eva dahil alam na nila na ito ay hindi makakatulong sa paghahanap nila kay Robert. Pero ang matindi dito, itong si Robert, nakita ngayon yung... Naku, nakalimutan ko yung pangalan ni Eric Fructuoso dito. Basta yung role ni Eric Fructuoso na parang may alam sa pagkakapatay sa kanya sa pag... papasabog dun sa aeroplano sinasakyan niya. So, na dapuli niya, eto na, sinuntok-suntok niya, talagang sa ilong, dugo-dugo ang ilong. Naku, matindi mga kabisnes ang nangyari kay Eric Fructuoso. Takot na takot siya at sabi niya, tama na, sabi niya ngayon. So, hinintuan naman ngayon itong si Robert. At ang nangyari pa dito sa mga eksena to, talagang kaabang-abang itong mga eksena na to sa Kadenang Ginto, mga kabisnes. Nandito yung excitement, tsaka yung thrill dahil dun sa ganda ng mga eksena, mga kabisnes. So, itong nangyari nung nabuking ni Romina si Eva, eh yung anak niya, pinuntahan na ito sa eskwelahan at sinabi siya na lang daw ang susundo. So, ayaw maniwala talaga kasi na siya susundo kasi parang ang dungis-dungis, parang ang daming lupa, ganun. At tinanong pa nga kung saan siya, nanggaling. Pero doon siya nanggaling, doon sa hinukay na lote na may malalim na hukay na plano niya doon talaga ihulog si Romy. So, sabi na itong si Eva ay, gusto mo tawagan natin yung mami mo, ako nang kakausap. So, pagring pa lang ng telepono at pagsabi pa lang ni Cassie na mama, inagaw na niya agad yung phone. So, silang dalawa na nag-usap. At lumayo pa siya para sabihin na magkita sila doon sa bakanting lote. So, pagkatapos niyang nakausap itong si Romina, kinuha na yung susi, takbo na, syempre, anak niya yon, syempre, kinakabahan na. Ang maganda dito, mga kabisnes, si Robert Mondragon, nandoon lang, nagmamatsyag lang sa kanya. So, nung umalis ang kotse niya, sinundan niya. Kaso, may humarang na truck, hindi niya agad nasundan to. Doon, syempre, itong si Robert, nag-aalangan kung saan siya pupunta. Pero ang matindi dito mga kabisnes, nahanap pa rin niya yung sasakyan. Nakita pa rin niya. At nung sumigaw siya, narinig na itong si Eva na nandoon siya. Kaya ang ginawa niya ngayon, itong si Romina, hinulog niya doon sa butas. Pero, nakaahon uli at nagpambuno silang dalawa at pinalo-palo pa niya ng malaking kutsara ng lupa. Kaya itong si Romina nahulog na naman dun sa butas na malaki. Mahirap dito, tinabunan niya pa ng lupa hanggang sa, natabunan na siya. At sa highlights kasi napakaganda talaga eh. Parang magkikita na yata sila ni Robert dito eh. Kasi nasa highlights eh. Kaya bukas mga kabisnes, abangan nyo na naman muli ako para maikwento ko naman sa inyo kung ano mga pangyayari sa Kadenang Ginto. Kung hindi ka man nakapanood sa TV, ako na lang ang antabayanan mo, ako na lang ang panoorin mo, at daig mo pa ang nakapanood sa TV mga kabisnes. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Hanggang bukas muli, Lea Malapit, ang inyong lingkod. Maraming salamat.